Gugulong na bukas sa Bicameral Conference Committee ang mahigit 6.3 trillion peso proposed 2025 national budget matapos lumusot sa Senado at Kamara. Sa ngayon, tapyas pa rin ang pondo ng Office of the Vice President at ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program, inilaan muna sa ibang sektor. Nakatutok si Marv Gonzalez. Wala nang diskusyon sa plenaryo ang pagpasa sa panukalang 2025 national budget sa Senado kagabi. Sa caucus o pribadong usapan na lang inayos ang mga gustong amendment ng mga senador. Sa huli, 18 senador ang bumoto pabor sa 6.352 trillion peso national budget habang nag-abstain si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nanatili sa 733 million pesos ang budget ng Office of the Vice President matapos tapyasan ng Kamara ang hinihinging 2 billion pesos ng OVP. Pero ayon sa ilang senador, mahabang diskusyon kahapon kung dadagdagan pa ito. Paliwanag ni Senate Committee on Finance Chair Senator Grace Poe, sapat naman na ito para tumakbo ang opisina. May mga redundant na programa rin daw ang OVP at wala namang hinihinging dagdag na pondo kaya hindi na nila ito tinaasan. Pero nilinaw ni Poe na hindi sila sarado sa posibilidad na mabago ang budget sa Bicameral Conference Committee. Malay natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request and written letter na nagsasabing gusto nila kasi kailangan talaga nila itong mga programang ito. Subalit sinigurado natin na meron silang kakayanan na gawin pa rin ang kanilang mandato. Isa sa mga nagtulak na taasan ng OVP budget si Senador Bato de la Rosa, pero susunod daw siya sa kagustuhan ng liderato ng Senado. We need mercy. Justification is not needed. We respect our the leadership of the Senate. So, that's it. Huwag na lang kami pag-aawayin kasi ayaw namin kagulo yung aming institusyon. Kami, si Joel Villanueva, si Senator Bongo, si Senator Villanueva, si Senator Aime, ako, and many more. We try to make adjustments. Sa BICAM na rin pag-uusapan ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda sa Kapusang Kita program na itinutulak ng mga kongresista. Pero sa bersyon ng Senado, tinanggal ang 39 billion pesos para rito dahil marami pa raw silang tanong ukol dito. Who are the recipients of AKAP? What are the criterias for it? The proposal ni Senator Aime, Vice Chair of Finance for DSWD, is ilodge na lang sa DSWD, IKES, di ba? Yung mga ganon. So, okay. Marinig natin sa House bakit hindi pwede at bakit hindi mas epektibo yon. Ang pondo para dapat sa AKAP, nilagay ng Senado sa pensyon ng senior citizens, livelihood programs ng mga magsasaka, child care assistance at iba pa. Bukas sisimulan ang BICAM kung saan pag-iisahin ng Senado at Kamara ang bersyon nila ng 2025 national budget bago ito pirmahan ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Marv Gonzalez, nakatutok, 24 oras.